Guys, it's your girl A and welcome to my channel. So for today's video is magsiswatch tayo ng bagong lipstick or items ng Blur Cosmetics. So before we get started, so don't forget to subscribe on my channel and please keep on watching. So before we get started, gusto ko mag-thank you sa Blur Cosmetics kasi nakipag-collaborate sila sa akin and I'm so blessed kasi isa po ako sa mga napili nyo. Maraming salamat po at kay Miss Regina po, thank you po sa'yo. Okay guys, sobrang excited akong ipakita sa inyo or excited akong gamitin to kasi sobrang dami nila. And ayan, papakita ko muna sa inyo yung mga product at ano yung mga isiswatch natin ngayon or itatry natin. So, ito guys, yung Velvet Mousse. Ay, meron akong 6 na shades nila. So, ayan, sobrang cool ng packaging kasi gold. At meron akong 7 shade na Addiction, Kiss Proof Lip Creams nila. So, ayan, excited din akong itry yan lahat. Sobrang cool. Dalawang eyebrow product. So, ayan yung makeup ko. Hindi ako nag-eyebrow at nag-lipstick kasi ayan nga yung mga itatry natin. 4 pieces na lip pencil. So, ayan. Okay guys, so unahin natin yung eyebrow product ng Blur Cosmetics. So, meron akong 2 shades dito na pinadala nila sa akin at sabi nila bago daw nila to. Ang pangalan ng eyebrow product na to is Eyebrow Duo Long Lasting Eyebrow Pencil and Eyebrow Mascara HD Pencil and Gel. So, ayan siya guys. Sa box niya. And meron akong 2 shade na Deep Blonde and Light Brown. So, siguro dito ako sa may deep blonde. So, ayan guys, ito yung product niya. Ayan. Kaya lang guys, kapag tinapon mo yung box niya, hindi mo na malalaman kung ano yung shade niya kasi walang nakalagay dito or sa takip, sa dulo-dulo. Walang nakalagay na color ng shade. Kundi ganyan lang yung style niya. Ayan. So, itong eyebrow product na to guys, nagko-cost siya ng 399 pesos para sa ganito. And 2-in-1 siya guys. Meron dito. Ito yung eyebrow mascara. Ayan. And sa kabila naman is yung eyebrow product mismo. Ayan. Retractable siya guys. And ito muna itatry ko yung deep blonde guys. As you can see, medyo dark siya. Isiswatch ko muna siya. Sobrang creamy nung eyebrow product niya. Ayan. Ayan siya, guys. Ito yung perfect sa akin. Ang gusto ko kasi sa eyebrow product, guys, dark talaga. Kasi dark yung buhok ko, eh. So, hindi ako gumagamit ng ibang color. Pero, let's give it a try. And ito naman yung light brown. Ang creamy talaga nila. So, ayan. Hindi naman sila nagkakalayo ng kulay. Pero, I think pareho silang magagamit ko. Ayan. Dito na lang ako sa light brown. So, ang una natin itatry is itong ano ba ito? Light brown. So, let's try this one. Ito ng product, guys. As you can see. Ayan. Dito. Ganyan karami ang makukuha nyo. At sa kabila naman is eyebrow mascara. Ayan. Sobrang cute. I love it. Sobrang creamy niya at ang dali niya pakisama. Yung pigment niya guys. Ang galing. Ang ganda. Ayan yung eyebrow ko. Tapos yung color niya, hindi siya yung totaling light na brown. Hindi talaga. May pagka-dark pa rin siya. Yung color niya, guys, nagmamatch siya sa buhok ng kilay ko. Ayan. As you can see, hindi siya nagkakalayo sa color ng hair ko. Ayan. I like it. Akala ko hindi siya magagamit kasi sobrang in-expect ko sa kanya is sobrang brown na brown siya. Ganyan. Yung mascara guys, ito talaga yung blonde. Ayan. Tapos, yung amount na nalalabas niya guys, sobrang tama lang. Hindi dumadami or hindi sumasama dito sa may spoolie.
product kasi may ganun, 'di ba? And ayan oh, di ako nag-dispense ng product kung sa siyang parang enough na yung nilalabas niyang product. Tapos yung tiit niya saktong-sakto lang sa eyebrow, parang hindi lumagpas. Yung pencil at yung eyebrow, yung mascara, hindi sila same ng color. Ito, yung pencil guys is dark pa siya. And yung sa mascara is medyo light talaga siya. Ayan, kasi nag-lighter yung color kasi pinatungan ko siya ng eyebrow mascara. And ayan, ano masasabi niyo sa eyebrow colors? So, hindi nagta-transfer yung color sa aking ano, fingers. Ayan, hindi siya nagta-transfer. Ayan yung maganda doon. And tapos na tayo sa eyebrow product, guys. Ang una natin itatry is itong mga Velvet Mousse M6 shades ang meron ako. So, ang katatanggalin ko muna siya sa plastic niya. Ayan, may seal pa kasi siya. Ayan. So, tatanggalin ko muna siya isa-isa at hindi ko siya pwedeng tanggalin sa box kasi yung mga shade niya is nasa box din. Kaya yung shade niya dito, hindi mo malalaman kung ano yung shade niya. Kaya kailangan nasa box lang siya. So, ayan guys, ito na yung mga lip creams. Ayan, na yung Velvet Mousse. Sobrang cute ng packaging nila, no? So, ayan, una kong itatry is ito hanggang huli. So, ilagay, iswatch na natin. So, ayan guys, tapos na tayo mag-swatch sa Velvet Mousse na lip cream. So, ayan. Ito yung kanilang mga box. So, hindi mo pwedeng itapon tong mga box guys kasi kung wala to, hindi mo malalaman kung ano yung mga shades ng lipstick kasi pareho dun sa product nung actually, lahat ng Girl Cosmetics, lahat ng shade nila is nasa box. Masasabi ko sa lipstick na to, sa Velvet Mousse, lahat sila, lahat ng color selection is masusuot nyo. Kahit morena ka guys, walang hindi ipabagay sa'yo. Basta maganda yung makeup mo, yung ano mo, so ganyan. So, pag application guys, sobrang soft niya. At yung feeling niya guys, sobrang velvety niya. Ayan, hindi siya totally matte. Meron pang konting-konting glossy sa kanya. Konti lang naman, pero mas nananaig pa rin yung matte, pagka-matte niya. Yung mga light colors or nude, yung itong three colors na to. Yung three colors na pink cheek, burnt nude, tsaka yung turned rose. Yun, guys. Yung pagkabura ko sa kanila, walang stain sa kanila. Walang stain na naiiwan. Pero sa mga dark color, guys, yung Coral Sheer, Regular Red, and yung Revel Glam, yun yung mga naiiwan yung stain kasi nga dark sila. Yung mga dark guys, sobrang ganda. As in, parang sobrang classic yung color. Or sobrang soft at ang ganda sa feeling. Yung scent naman ng lipstick, hindi naman masama. Parang natural lang na kung ano yung amoy ng mga liquid lipstick. Ganyan. Nagkakahalaga siya ng $199 each sa isang ganitong tube. ₱199. Hindi na masama guys kasi pwedeng yung mga light colors guys, pwedeng siya pang everyday, pang office ganyan. Tapos yung mga ganitong color guys, sobrang ganda. Yung mga red. Ayan, nagustuhan ko yung red. So ayan guys, nabura ko na siya ng makeup remover. Tapos ito naman yung mga sunod, yung kiss proof nila. Ayan, yung mga bagong shade guys. Meron ako ditong 7 shade. Try ko tong lip creams na to together with the lip liners kasi may kasi meron silang ka-pair na lip creams itong lip liner. Ito yung lip creams niya guys. Tapos retractable siya. Pwede mo siyang ganyan eh. Ayan. Yung lip liner guys, hindi ko alam kung magkano yung price nito.
focus na tayo sa swatches. Yung ibang lip creams, guys, meron ka partner na lip liner. So, pareho sila. Ang meron ka pareho dito, meron silang apat na pair na liquid lipsticks, si Zach, Calvin, Cian, and Chris. So, yan yung mga shade nila. Sa lip liner, guys, sobrang creamy nila. Sa mga lipstick na to, yung Kiss Proof, ano nila, yung Addiction Kiss Proof nila. So, ito guys. Sa application, madali lang yung application. Creamy and smooth. Pareho nung Velvet Mousse. And yung kanilang, ano, yung unang apply ko kay Steph, ang hindi ko nagustuhan talaga si Steph. Si Steph lang ang hindi. So, shade nila guys, okay naman yung shade nila, maganda. Pero yung isa lang yung hindi ko nagustuhan, ito si Steph. Dahil sa color niya, kasi syempre, morena ako, tapos nagsuot ako nitong parang may pagka-white na siya. So, tapos, yung pag-apply ko sa kanya guys, is sobrang patchy niya. Hindi siya pantay yung color. Although, ano, in-applyan ko ng second layer, pero nagpa-patchy siya. At saka, di maganda yung pagka-ano ng color niya. Tapos, sobrang creamy niya, para na siyang matutuyo. Parang ganun. So, ayan. Okay naman yung mga color selection ng ito. Lahat naman nagustuhan ko, except lang talaga kay Steph. Pag-apply guys, kahit one layer lang, okay na. Kasi hindi, kahit one layer lang, okay na. Kasi lumalabas yung color niya. And maganda yung pigmentation niya. And ayan, pagka natuyo na siya sa lips mo, as in, hindi mo na siya ma-i-smudge. Ayan. Hindi mo na siya ma-i-smudge. Ang ganda. Perfect yung lipstick nila, guys. Ayan. Yung lip liner, guys, hindi ko alam kung magkano. It costs 449 pesos ang isang ganito, guys. So, ayun lang, guys, yung thoughts ko dito sa Lur Cosmetics. Sobrang nagustuhan ko at sobrang na-enjoy ko ang pag-swatch, guys. So, that's it, guys. So, thank you so much for watching. At sana nag-enjoy kayo sa video na to. At kung meron kayong i-request sa akin, i-comment nyo lang yun sa baba. At don't forget to subscribe and click nyo yung bell button sa baba para ma-notify ka every time I upload a video. See you guys next time. Bye! Find it.